Mahal na nga ang mabuhay, eh mahal pa rin daw yung mamatay. Pataas na kasi ng pataas ang presyo ng mga funeral package, pero meron po yung ilang pikit mata itong ginagastusan bilang huling regalo sa mga yumaon nilang mahal sa buhay. Balitang hatid ni Marisol Abdurrahman. Kamatayan, ang hindi maiilagang hantungan ninuman. Mabigat man sa kalooban, isa ito sa mga pangyayaring dapat paghandaan. Mula sa gagamiting ataon hanggang sa lupang paglilibingan, kailangang bayaran. Mahal na nga ang mabuhay, mahal din kung mamatay. Yung package namin, nagsastart yan from the entry level, which is about 25,000. And it goes all the way up to almost a million or 2 million, depending on ano yung gusto ng pamilyang ibigay namin. Cremation namin also starts at 25 and goes all the way up to about 150. Ang nauuso pa ngayon, mga funeral package base sa personalidad ng yumao. Paano mo siyang gustong alalahanin? So, it's all relative to that. Gusto mo gawin natin garden yung paligid ng casket niya kasi mahilig siyang mag-garden, then let's do that. Mahilig ang daddy mo mag-golf, lagay natin yung golf clubs niya around this casket. At kung nauso ang mga wedding planner, ngayon may funeral planner na rin. Iwas hassle na raw para sa mga namatayan. Marami siyang mga amenities. Merong gusto, nagpa-party pa. Merong gusto, may banda. Ngayon may mga memorial planner na sila. Isa pa sa mga estrukturang magpapakita ng alaala ng mga yumao ang mga musuleyo. Pero hindi raw biro ang presyo nito. Ang range ng musuleyo nagre-range mula siguro sa experience namin, mga nasa 300,000 up to million. Mahal daw kasi ang materyales na gagamitin, lalo pa't iba ang pangangailangan sa mga sementeryo. Ang pagkakaiba kasi ng musuleyo sa residential, ang musuleyo kasi hindi siya pwedeng hollow blocks, yung perimeter wall niya. Kasi yung hollow blocks kasi nagde-deteriorate ng mas mabilis kaysa sa purong concrete. Yung laman ng musuleyo nadadigest. So, iniiwasan yung deterioration mismo ng musuleyo. Pero gaano man kaganda ang serbisyo, paano na kung hindi naman kayang bayaran? Mas mura noon kaysa ang services ngayon. Before kasi, pick-upin mo lang yung cadaver, burol mo lang, out na. Ngayon hindi. Huling regalo, yan ang turing ng ilan sa pag-alala ng kanilang mga yumao. Kaya magbago man ang paraan ng paghahatid sa huling hantungan, ang mahalagay na bigyan ng kabuluhan ang kanilang buhay. Let's not look at it as a cost, but rather as something that we will remember in the future. Yun ang importante is that these people are remembered for what they've done and how they've loved and lived their lives. Marisol Abdurrahman, GMA News.